Ali. Meron pong nanonood ng gabi, ay may mga trabaho sa umaga, at meron pong nanonood sa madaling araw, yung hindi makatulog dahil iniisip niya yung problema. Dali lang po ah. Pwede ba natin palakpan si Lord dahil meron tayong bagong bisita? Kaya ang ating pong bisita ay ating pong laging viewers po sa ating pong morning devotion. At sa ating pong mga gawain. Sabi ko po sa kanya na she is welcome po sa ating pong church. Alam ko, ni-invite na po kayo nila ati Tess, no, ng ating pong mga kalanayan. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil ginamit po yung morning devotion para makapag-encourage po sa inyo. Pwede po ba natin palakpakan si Ma'am? So kung malaman po, ano po yung inyong pong pangalan po? Ilalala ko. Ati Uwe, si Ati Uwe. Sister Ranulfa po. Ranulfa. Si Sister Ranulfa. Yung pangalan niya sa ano yun? FB lang yun. Sa FB. Yung kanyang tag name, no? Kaya, ano ba yun? Ah, pala. Sandali lang. Ngayon pala nakita eh. Welcome din po natin yung first attempt po ng ating pong kaibigan. Ano pangalan po? Lovely. Palakpakan pa natin sa pangalan sa pangalan Lovely. Talagang nag-ibig po ang kanyang pangalan. Meron tayong biyaya, no, habag, at meron tayong... Kasihan. No, meron tayong... Joyce. Si Ate Joy, no? Kompleto po, at talagang hindi po tayo malulungkot. May grace. May grace pa. Meron po, meron pong habag, you know, may biyaya. No? Patuloy po natin namnamin po yung mga katangian po, no, ng ating pong Panginoon. Kaya ako rin po, nagpapasalamat sa Lord. Baka madalam po natin na mas lalo pong lumalala na naman yung sitwasyon. Pero alam naman po natin na sobrang tapat po ang Lord. Amen po. Kahit hindi po tayo tapat sa ating po mga buhay, pero si Lord sobrang tapat po sa atin. And gusto ko lamang po pasalamatan ng Panginoon. Last March 10, I was invited sa isa pong webinar sa mga grade 12, mga senior high. And salamat sa Panginoon dahil ang topic po namin is about successful in life. Paano sila magiging successful bilang isang estudyante? And share po natin talaga yung mga bagay na pwede po nilang gawin para maging successful. Hindi hadlang kahirapan, hindi hadlang ang karamdaman, hindi hadlang yung pandemya o online class po na ito, hindi hadlang yung nakaraan na meron po tayo, hindi hadlang yung family background po natin, o ano pa man mga pumipigil, parang yung isang kabataan ay huminto sa pag-aaral. Kundi mas lalo magpatuloy. At marami pong testimony sa LOJ Manila na ngayon po ay nagtatrabaho na po sa DSWD. Palakpakan po natin ng Lord. Isa na po ang engine, no? Nagtatrabaho po sa BIR. Kilala niyo po si Red, si Pastor Red. Ngayon po ay siya po ay pastor na. At malapit na po ang ordination sa March 28. Ito po ay tentative, no? At hindi po natin alam si Jonah, no, yung isa po sa no, pinipili po natin na i-ordain bilang isang youth pastora ng church po na ito. Palakpakan po natin ng Lord. Amen, no? At yung ating po mga young pastor, si Pastor Red, si Pastor Jong, si Pastora Roxanne, sila po yung mga i-ordain na nagbigay ng kanilang buhay para kay Lord. My question is, sino po sa atin gustong ibigay ang buhay para sa Panginoon? Amen. Sino po sa atin gustong maglingkod talaga sa Lord? Wala nang sumagot ulit. Sino po sa atin gustong maglingkod kay Lord? Amen. Amen. Bago po natin magawa po yan, next time po, pwede po bang wag po tayo malalay? Yan, tumatahimik na naman po. Ha? Manaya, traffic, no? Mga tatlungapang na traffic. Sabi ko nga po sa webinar, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, sang katuta, no? Ang ating pong dahilan. Pero dapat wala po tayong dahilan para tayo po ay sumamba, no? Dito po sa church po na ito, sa online, at pasalamatan ng ating pong Panginoon. Okay. Sa mga nanonood po, kindly share this live video. Napukutol po yung ating pong signal. And I pray sa araw po
na na-provide ni Lord yung lahat ng pangangailangan po ng church po na ito. Simula sa mga pangangailangan, sa pagpapaganda ng simbahan, nawa po, dahil tayo po ay new normal na, meron tayong mga kakilala na nanonood po online sa ibang bansa, mga kabatchmate ko, mga kamag-anak ko, kakilala ko, and they are so blessed. Hindi lang po talaga sila makapunta dito dahil ang layo po ng Taiwan. No? Gusto nila magsimba, sabi ko, hindi pwede. Diyan muna kayo, manood lang kayo ng online. Itong church natin online, kahit online po ito, eh, kabahagi po kayo ng Love of Jesus International. Palakpakan po natin ang... Diba? Hindi mo lang kailangan pumunta ng abroad para makapag-share ng Word of God. Uupo ka lang sa isang sulok sa bahay ninyo at mag-share ka lang, mag-live ka lang at sabihin mo kung gaano kabuti at papagmahal ang ating pong Panginoon. At ngayon, ang topic po natin is about, siyempre ang tema po natin is about from death to life. Sino po nakakaalala yung topic po natin last? Ano po ito? Anybody? Yan. Nakalimutan na. Ano? Resurrected faith. Resurrected faith. Wala ko, nakalimutan na natin, no? Talagang yung ating misa kaisipan ay daming iniisip. No? Naglalag parang data. Parang wifi, pero salamat. Eh, walang signal. Dahil sa Panginoon, tayo po ay natututo pa rin po. So, at hindi pauhuli. Na yung pananampalataya ni Jairo at itong babaeng inaagasan ng dugo, talagang sobrang grabe yung kanilang pananampalataya. At nabasa ko sa Bible, prayer is an act of faith. Isa po sa topic po natin sa morning devotion. Prayer pa lamang is an act of faith. Pero hindi natatapos po roon. Kasi may mga tao, dasal ng dasal, pero wala namang gawa. Hello? Lord, gusto kong yumaman, eh, parang si Juan Tamad. Lord, gusto kong gumanda, hindi ka naman nagpapaganda. Lagi ka nasa bubong, nakatambay, sa ilda ng araw, paano ka gaganda? Hello? Lord, gusto kong kuminis, paano kay kinis, puyat ka ng puyat? Tama? Lord, gusto kong maging malakas. Paano ka magiging malakas eh, lamon ka lang lamon. No? Iba naman, hindi kumakain sa tamang oras. Kaya dapat balansin po natin. No, faith without action is dead. Pero dahil nagkaroon po tayo ng true faith sa ating po Panginoon at tayo po ay may access na po, gumagana po yung ating pananampalataya. At kapag dumating sa pagkakataon na meron po mga mabibigat na mga problema, paandarin po natin yung pananampalataya po ito. Amen? Amen. Okay, ngayon naman po ang topic po natin is about don't kill the memories. Wow! Sabihin nga po natin, don't kill the memories. Don't kill the memories. Isabihin, buhayin ang alaalang nakalipas ngayon at bukas. At magpakailanman. Wala ko tayo sa MPK, no? Wala rin tayo sa maalaala mo kaya. Pero gusto po nating gisingin po ang natutulog po nating diwa. Baka mamaya, meron na tayong tinatawag na memory. Nakalimutan pa rin yung susunod. Memory gap, no? Sa Deuteronomy 8:11-18, babasahin po natin ang istorya tungkol sa mga Israelita na niremind ng ating Panginoon dahil meron po naging problema sa kanila. Deuteronomy chapter 8, verse 11-18. If you have your Bible, sabayan niyo po ako. Sabi po rito, mag-ingat kayo sa iyong sarili, baka malimutan mo ang Panginoon. Panginoon mong Diyos, sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, at mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. For short, siya po ay payaman, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto
sa bahay ng pagkakalipin. Na siya kumatubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandas na ahas, mga alakdan at digam na lupa na walang tubig, na siyang nagbibigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisa, na siyang nagpakain sa inyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang pagpakumbabain at subukan ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. Huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ay siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Kundi alalahanin mo ang Panginoong mong Diyos, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan ng kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya ng sa araw na ito. Yan po ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po sa tanghali pong ito, Panginoon. Alam po namin, ito pong mensahe na ito ay para po sa amin. At pandalangin ko, Panginoon, patuloy kang mangusap sa puso ng bawat isa. Anumang istorbo o distorbo na gagawin po ng kaaway ngayon pa lamang, tinatapoy po namin ito sa pangalan ng Jesus. Mag-focus po kami sa iyong salita. Maging malakas po ang signal ng data, Panginoon, makapangyarihan ka. Hindi maputol po yung video po na ito. Dahil alam po namin, you have a great message, Panginoon, sa bawat sa pusa natin. Salamat po muli, banal na Espiritu. Speak to our hearts right now. And thank you so much for your word. In the name of Jesus we pray, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. Ang ating po objective po, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I-revive ng Diyos ang ating alaala ng nakaraan, kasalukuyan, at sa darating na panahon na kanyang katapatan sa ating pong kabuhay. No, tayo pong tao talagang meron po tayong kalimot syndrome. No? Ito nga lang po na hindi malik sa gawain o matinang gawain, ay nakakalimutan na po ng napakaraming tao. Kasi kung mas maraming tao sa loob ng church, mas marami po ang hindi umaantin. Pero baliktad po, marami po ang hindi dumadalo at natutulog hanggang ngayon, no? O kaya may ginagawa hanggang ngayon at kakaunti lamang po ang mga may puso na katulad po ninyo na unahin, pasalamatan ang ating pong Lord. Pwede niyo po bang palakpakan ng Panginoon? Sa mga nanonood, maraming salamat po. Nagbigay kayo ng oras, bagamat online, naniniwala po ako, ulitin ko po ito, tumatawis po yung salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Okay, tuloy lang po natin. Sabi po rito, may mga bagay na lagi po tayong naaalala. Ito po yung mga sumusunod. Una-una, the sins of others. Yung kasalanan ng iba. Hello? Kahit 1956 pa yan, 1985, kapag may ginawa sa'yo, yung kapwa mo, yung asawa mo, yung kapatid mo, yung kamag-anak mo, yung kapitbahay mo, nandito yan. Kahit na ang dami mong ginagawa, kahit busy ka, pag sinabi yung pangalan, ay, si Pedro, pambihira. Noong 1985, nag-away kami yan dahil sa 5 piso. Kasi minarinig lang ako, may nag-away yung mga bata. No, hindi ko nababanggitin ko ang pangalan nila. Nag-away dahil sa 5 piso. At hindi nila makakalimutan yun. Hello? Lalo na kapag ka, yung asawa mo, ng babae, ng lalaki, makakalimutan mo ba yun? Hindi. Ito ka malupit. Tatlo sila. Di ba? Kaya, ang pangalan po nila, si Aida, si Lorna, at si Pe. Di ba? Nandito yan. Kahit balik ka rin mga mundo, hindi mo makakalimutan yung kasalanan ng kalaro mo, ng kapatid mo, at ng kaaway mo. Kahit tumanda ka na, may edad ka na, hanggang ngayon, alam na alam mo kung sino yung nagbigay sa ng sakit ng damdamin mo. Hello? Hanggang ngayon, alam mo kung sino yung alam mo kung sino po yung nang molestya sa'yo, nang bastos sa'yo. Nandito po yun, hanggang ngayon. Alam na alam yung pangalan, baka pinito, alam mo pa rin. Kasi nakagawa siya ng
kasalanan. Pero sabi nga ng Bible, forgive and forget. Sabihin nga po natin, forgive and forget. And then pangalawa, our loved ones who died, mga namatay na ng mahal natin sa buhay. Sino naman po ba sa atin na kakalimutan yung mahal po natin sa buhay? Yung asawa mo, yung kapatid mo, yung anak mo, yung lola mo, na nagpalaki sa iyo. Diba? Ang ginagawa po ng mga tao, nagkakaroon po sila ng throwback. Tama po? No? Pinagkukwentuhan po nila yung kabutihan ng kanilang lola. At ito po yung lagi pinag-uusapan po sa ano eh, pagka ililibing na yung last day na ng ano, lamay. Diba? Kala po, ang tatay namin, napaka-puting na. Tama po, napaka-bait niya. Alam niyo, wala po namin sa patay na, alam niyo yung tatay ko yung namatay, walang hiya yan eh. Diba? Responsable, wala ako, no? Tama? Meron pa kinarinig? Wala, puro magaganda. No? Mabuting tao yan, masipag yan, matino yan. And yun po yung mga inaalala mo natin. Minsan pa nga sa sementeryo, dinadalaw po. Tama po. Siguro once a year, may tumatawag po. May tumatawag po. Sige pa, isagot mo na. Maynard, sabi mo matay siya dito. No? Pupunta sa Ever, pupunta sa cemetery. Once a year, meron naman po. Kapag birthday, pupuntaan pa roon. Papatiin ng happy birthday. Pakikita ko po sa post, doon po sa FB. Happy birthday, mama o lola in heaven. No? Hello? Pero nung buhay, di mabati. Balik, tag balik. Diba? Ginadalaw. Pero nung nasa ospital pa, nung nasa balik ng karamdaman, nasa tahanan, hindi madalaw. Hello? Tama, mali. Pastor, may COVID ngayon. Bawal, diba? Bawal pumunta sa ospital. Okay lang po ngayon. Eh, para pag wala na pong COVID. Pupunta na. Sigurado, ha? Sige po. Muntahan po natin. Hingat buhay ba? Sabi nga, hingat buhay, dalawin po natin sila. Kasi pag hindi, ikaw ang dadalawin nila. Gusto nyo ba yun? Ha? Kaya po natin. Kaya tuloy mo natin. Yan. Kapag may swimming or outing, minsan, di ka makatulog. Tama. O may swimming tayo, ha? Sa March 29, alas 3 na madaling araw, dapat nakaready ka na. Grabe, gabi pa lang yung alas 9, impake na yun. Hello? Tama? Outing yun eh. Pagka worship service, kalimutan ko pastor eh. Busy ako pastor eh. Pagod ako pastor eh. Pero may outing, grabe kahit pagod niya sa trabaho, sa pag-aaral, kahit walang tulog, sama ako dyan. Nakaka-relate po ba kayo? Sige. Talinaw mo natin, di ba makatulog? Laki natin naalala. And then, ito naman po. We always forget the following. Ito naman po yung palagi po natin nakakalimutan. Napakalamig po ng panahon, no? Wala po akong pawis. Wala na po paglagyan. Ang init po. Pero lagi na sinasabi, mas mainit sa impyerno. Amen? Kaya mahal ka ng Diyos, kailangan mo sa Jesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Sigurado, hindi ka mapupunta sa impyerno. Sige, paikuti mo lang na. Ayan, tuloy ko natin. We always forget the following. Number one, ito po, mga bagay na inilapag mo sa isang lugar tapos di mo na alam mo na saan. Misplaced. Misplaced, no? Ito pa, masakit. Gusto na mawala po, na-misplaced ko. Ano yun? Yung aparador namin. Ang laki-laki aparador na-misplaced. Yung rep namin. Grabe. Di ba yung mga cellphone, yung pera, yung kitaka? Kalalapag mo lang, di ba? Kalalapag mo lang. Pag alam mo. Si cellphone ko. Pera ko, kitaka ko. Naku, may 3,000. Diba, supply ko, nasa sa salamin. Pag tingin niya sa salamin, nasa ulo pa. Yung patient nasa ulo pa na harap ng ano. No? Sandali pa lang ho yan. Nakakalimutan ho natin. Hello? Pangalawa, yung magbayad ng utang. Paray ko po. Diba? Ouch! It hurts, you know? It really hurts. Diba, nakakalimutan ho natin magbayad. Kaya yung ano, yung nagpa-utang, no? Talagang gigil na gigil. No? Pero nung, tawag dito, nung
clear na pera, sobrang bait. Pero ako, sige, babayaran mo rin yan sa tamang panahon. Malto. Diba? Yung pala yung tamang panahon. Wala nang bayaran. Wala nang bayaran. Wala nang bayaran. Kinalimutan ako. Diba? Ano yung tumba ko sa'yo? Sorry ha, I forgot. No? Sana mali na halaga, pero utang eh. 30,000, 50,000. 200,000. Nautangan na po ba kayo? Di ba binabayaran? Malaking halaga? Mga 50,000? Wala pa naman. Utang na loob. Ha? Utang na loob. 50 pesos. 50 pesos. Kayaan nyo na yung mag 50 pesos. Kayaan nyo na. Bigay nyo, no? 100. 100,000? Ate, nagbahing na ako ng tubig, o. Wala akong utang sa inyo. Diba? Nakakalimutan po. And then, ito pa. Ito po. Nakakalimutan din po ngayon to obey the protocols of the government. Yung precautionary measures ulit. Alam niyo po ba, 7,000 plus po ulit ang meron pong virus po ngayon na tinamaan ng COVID-19. Hello? At nakalimutan mo natin na may COVID pa pala. Kaya pag nasa labas po tayo, wala po tayong mask. Kapag nasa labas po tayo, wala po tayong face shield. Kapag nasa labas po tayo, dikit ng dikit. Di ba? Parang sapin-sapin. Parang sardinas. Di ba? Nasasabihin mo, share your blessings. Nasubo ka, hacking ka. Di ba? Kasi hindi natin alam kung meron yung isang tao, meron po tinatawag na walang sintomas pero may virus. Tayo, okay lang yan. Poprotektahan ako ng Panginoon. Eh kung sabihin sa'yo ng Lord, sige, yan ang pananampalataya mo. Umikot-ikot ka sa PGH, sa COVID ward. Alisin mo yung face mask mo, face shield mo. Tapos ganun ka, oh, inhale, exhale. Tignan natin, isang araw, nakahiga ka na rin. Bakit? Kasi nakapangyarihan, malakas yung ano, yun yung virus eh. Diba? Nasa katawan po tayo, hindi naman tayo spirit being na hindi tatablan ng sakit. Hello? Baka meron nga po sa atin ngayon, nagka-COVID. Hindi mo lang alam. O yung kamag-anak mo, makilala mo. May mga kaibigan mo tayo sa pompa, meron din po mga nagkaroon ng COVID. At praise God, pinagaling po ng ating pong Panginoon. Palakpang po natin ang Lord. Amen! No? Kaya sabi nga, stay at home. Pakiusap po, lalo na po sa mga bata. Pakisabihan po sila. No? Kahit na paulit-ulit po, okay lang yan. Kasi cargo po natin yan. Amen? At maging halimbawa po tayo bilang isang Kristiyano na tayo po ay maging disiplinado. Amen po? Amen. Na, tinatamaan na, umihina na po yung boses. Okay yan, magandang tinatamaan po tayo para naayos tayo ng Panginoon. Amen po? Sa mga nanonood, mag-ingat po tayo. No? And ito po, no? Pag-uusapan naman po natin dahil nandito tayo sa kalimot, amnesia. Alam niyo po ba yung amnesia na sakit? No? Ito po yung sa Greek word ay forgetfulness. Ang ibig sabihin po ng amnesia, ito po yung karamdaman na amnestic syndrome na nakakalimutan yung mga bagay-bagay na nangyari sa nakaraan, nangyari sa kasalukuyan, at nakakalimutan din po ang pangalan ng kanyang pamilya. At mismong sarili niya, nakakalimutan niya kung sino siya. Pag tinanong mo, di ba nakakilala? Hindi kita kilala. Sino ka? Kaya asawa niya yun. Di ba? At ang matindi nga, sino ko? What's my name? George? Brando? Hindi niya alam. Kasi nga meron pong sakit na amnesia. And sabi nga, bakit po ba nagkakaroon ng amnesia ang isang tao? Paano po? Dahil, ayan, sabi mo rito, dahil ang isang tao nagkaroon po ng head injuries. Tumama po doon sa brain niya, naalog yung utak, at nagkaroon po ng amnesia. Kaya pagka yung mga bata, yung tayo po, ingatan po natin yung ating pong ulo. Huwag mabagok. Kasi baka mamaya pagising mo, sino ko? Diba? Hindi mo na makilala yung nasa paligid mo. And nakalimutan mo na yung mga alaala ng mga nakalipas.
Naalala mo po ba yung dati, nung kinasal tayo, nung May 26, 2018? Joyce, aking mahal. Ano yun? Hindi ko na naalala. Di ba? Omniscient girl. Di ba? And, bakit din po? Dahil sa drugs. No, certain drugs. Sa matitindi, malalakas na medicine. No? Talagang naapektuhan po yung utak at nakakalimot. And then, dahil din sa alcohol. Yan, sige, yung mga lasinggera po dyan. Tuloy nyo lang po. No? Hanggang masira po yung attaining nyo, and then kunin na po kayo ni Lord. No? O kaya makalimutan po natin kung sino po tayo. Kasi baliktad talaga sa totoo lang, baliktad eh. Pag sinabing huwag maglasing, naglalasing. Kaya minsan, inaano natin eh. Baka gumana. No? Sige, lumabas kayo sa kalye. Walang face mask. Ano, pasok? Sige, lusin niya yung alak. May hinto. Umabsent po kayo! Atin po lahat dyan. Eh, okay. Traumatic, no? Traumatic experience. Sino po dito nakakaroon ng trauma? Dahil sobrang trauma mo, no? Grabe. Nakalimot ka. No? And yung condition mo na ikaw ay meron din tinatawag na Alzheimer's disease. No, ito po ay nakakalimot lang. Pero dumating sa punto, eh, ikaw ay hindi na talaga nakakaalala. At meron pong dalawang uri ng amnesia. No? Hindi po ako si Dr. William, ha? Ako po si Pastor Kiko. Hindi po ako nabibigay ng cellphone, ng motor. Ako po ang nagko-comment. Baka naman, Doc. Okay, amnesia. Number one is tinatawag na retrograde amnesia. Ito naman po yung amnesia na nakakalimutan ang mga nakaraang alaala at lumipas. Ito po yung nakalimutan niya yung mga past memories. No? Yung pangalawa naman po, yung anterograde amnesia, ito naman po yung hindi makabuo ng new memories. No? Hindi siya makabuo ng bagong alaala habang dumadaan ang araw, hindi niya ilagay sa kanyang isip. At ang hirap po nun. No? And, ibig sabihin po, talagang ang isang tao pong ito na meron pong amnesia ay isa pong nakakalungkot sa sakit. Bakit? No, ito pong brain po natin, yung memories po natin, it's a gift from God. Pero pagka nakalimutan mo na ang lahat, parang kulang na rin yung araw mo. Parang ayaw mo nang mabuhay. Parang hindi rin nang buhay. Wala ka naalala. Hello? Diba? But the good news, sabi nga rito, but amnesia is curable by the help of the psychotherapist. No? Ito po yung ginagawa ng mga psychotherapist. Ito po ay ginagamit po yung mga tao pong ito. Kinakausap po sila. And one day, bumabalik unti-unti yung alaala ng nakalipas at ng kasalukuyan. Amen? Amen po. Ha? Huwag yung gagawin, yung tubyo ulit para maka, ano? Baka mamaya, lalong mamatay po. Mabagok, lalong maputo ka ng ugat sa ulo. Mamatay po, wag po. And in the story, sabi mo rito, in the story, God reminded the Israelites not to forget His faithfulness to them in the past, present, in their future. God has a promise to them, but the reality, Israelites forget God and His goodness and faithfulness, and that's what we call spiritual amnesia. Hello? Wala kang sakit na amnesia, meron ka naman spiritual amnesia. Bakit? No? Bakit? Sabi nga, nakakalimutan po natin yung ginawa ng Diyos na himala, ang pagpapala, biyaya, maging ang pag-ibig ng Diyos. Mas naalala natin ang mga pagsubok, dagok ng buhay, mga sad moments, embarrassing moments, yung nadulas ka sa CR, no? Yung mga pains, yung hurts, yung trauma,
Tinitignan natin yung mga pandemya na pinagdadaanan po natin. Sakit na meron ka ngayon. And you are now depressed dahil lang nasa isip mo, pinaparusahan ako ng Diyos. Pinaparusahan ang buong mundo. For sure, inaalala natin yung mga pangit na memories and present situation na meron po tayo. At inakalimutan po natin yung good memories na ginawa ng Diyos sa buhay natin. The worst scenario, kinalimutan natin ang Diyos. Nakalimutan po natin ang Diyos. Pastor, hindi naman. No? Hindi ko naman nakalimutan ng Panginoon. Are you sure? Isang-isahin po natin. Okay, sabi dito, but the Holy Spirit will teach us and remind us who He is and what He has done in our lives. Yung banal na Espiritu na meron po tayo, na pinagkaloob sa atin ng Diyos, siya magpapaalala po sa atin ng mga bagay tungkol sa Diyos. Number one, sa istorya, na binasa po natin, don't forget God that we serve. My question is, nakalimutan mo ba minsan ang Diyos sa buhay mo? Hello? O naalala mo lang siya pag may kailangan ka? Pag maganda yung pangyari, I don't need God. Okay, hindi mo kailangan ng Diyos. Pero sabi rito, ano man po yung pinagdadaan mo, ikaw man ay nasa magandang kalusugan o may sakit at karamdaman, ikaw ay nasa kahirapan o pinagpala ko ng Diyos, don't forget the Lord. Amen. Pastor, hindi ko naman kinakalimutan ng Diyos eh. Pag-isip mo sa umaga, thank you God. Thank you Lord. Diba? But the reality, you forget the Lord. Why? Kamusta po yung prayer life ninyo? Nagpipray ka ba agad? O discarding na agad? O pag-aaral na agad? O gawain bahay ka agad? O trabaho ka agad? Biyahe ka agad? Hello? Ayan na. Sinasabi mo na hindi mo nakakalimutan ng Diyos, kailan mo huli binuksan yung Bible mo? Hello? Kailan? Pastor, isang taon na rin po kasabay ng pandemya. Di ba? Kasi sabihin mo sa akin, hindi mo kinalimutan ng Lord. Pero, isang taon na, aring na buwan na, o isang linggo na, hindi mo napapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya, maraming salamat po sa mga nanonood ng morning devotion, evening devotion, sa lahat ng devotion po sa ating pong online, nawa napagpapala ko kayo ng salita ng Diyos. At dahil doon, hindi nyo kinakalimutan ng Panginoon. Hello? Don't forget God. Read the Bible. Ay ko pinapagalita yung mga leaders. At sinasabi ko sa kanila, pag hindi kayo gumawa ng devotion, hindi kayo tatayo. Huwag kang tutugtog. Huwag kang kakanta. Diba? Dahil kahit na lumawin mo yan, tugtog mo dyan, wala kang salita ng Diyos, baka ibang espiritu yung mabahagi po natin. Hello? And then, sabi nga, don't forget God. In the Bible, pray and worship the Lord. Kailan ka huling umawit sa Kanya? Pastor, kanina na. Pagkatapos ito, Sunday worship natin. Monday to Saturday, ano kinakanta mo? Bumpanes? Mr. Suave? Aray na po? Ha? Baby ko sa kulot? Diba? Ang daming mga kanta. O My Way. Diba, no? Huwag po. Everything. Mag-worship tayo kay Lord. Kahit wala sa tono, kahit wala sa tempo, ang mahalaga, umaawit yung puso natin sa Panginoon. At hindi po natin nakakalimutan ang Diyos. Palakpakan po natin ang Lord. Alam niyo, bakit po nakalimutan ang mga Israelita? Because they forgot to praise God in their good times. Nakalimut sila sa Panginoon. Hello? Tuloy natin, ha? Don't forget to follow God. So, nag-devotion ako. Ginagawa ko na. Nag-worship ako. Kaso nga lang, hanggang doon lang, hindi pa naman sinusunod yung alituntunin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, stop gossiping. Tama na yung chismax to the max. Pero hanggang ngayon, to the max pa rin yung pagkikismis mo.
yung pagmumura mo. Hello? Diba? Magulat ka lang, ay mura! Diba? Yung pagsisinungaling natin. Hello? Yung mga pag-judge natin sa mga tao. Yung mga salita na hindi maganda. Sabi nga rin ito, kung ano yung bawal o masamang gawin, ihinto. No? Kung ano po yung bawal, ihinto na po natin. Kung ano ang tama, yun po yung mabubuting bagay, ipagpatuloy po natin. Hello? Pagpapatuloy niyo po ba yung pagdalo po rito? Yes or no? Hello? Sa mga nanonood, yung pagdadrugs, pag-inom ng alak, pagpapatuloy po ba? No. In our head, alam po natin yung tama at mali. But the reality, even Christian, alam na yung tama at mali, pero mas ine-enjoy pa rin niya yung kasalanan kaysa ine-enjoy yung Bible study, yung Word of God, yung fellowship, yung pagtulong sa kapwa. Pag tumutulong sa kapwa, galit na galit, oh, hindi nag-enjoy. Ano ba yun? Hindi nangingin? Tutulong na naman ako. Ano ba yun? Diba? Lagi na lang ako tumutulong. Pero pagka kasalanan, nag-enjoy. Tagay pa! Ino pa tayo? Diba? At marami pang iba. Ihinto na po natin. Kataya po natin na ipaalala ng Diyos ang kanyang mga gusto sa atin. Read the Bible. Kalim po sa Deuteronomy, ilang beses po binanggit yung Ten Commandments ng Panginoon. Kasi makalimutin po tayo eh. Tama? Yun nga lang yung nilapag po natin, nakalimutan na po natin. Tama po. What more yung salita ng Diyos. No? Ilang libong taon, ito preserve para kapag-aralan po natin at i-apply po natin sa ating buhay. Sabi nga sa Joshua 1:8, diba? Don't forget to read. Study the Word of God and apply it sa puso at sa buhay po natin. Amen po. Hindi ko nang isa-isahin kung ano po mga kasalanan. Alam niyo po, yung mga kasalanan na ginagawa po natin ang paulit-ulit. Pero sabi ng Panginoon, ihinto na po natin ito. Stop sinning and start doing the will of God. And then next, don't forget the promises of God. Huwag po natin kalimutan ang pangako ng Diyos. Hindi po katapos na po yung ating 7th year anniversary. Diba? God's perfect promise. At binanggit po natin yung mga pangako ng Diyos. At pagdating po ng 2021, dahil ang ating pong tema, the God of turnaround. No? The turnaround po yung ating kaisipan. At nakalimutan po natin yung mga pangako ng Diyos. Pero ipinapaalala po sa atin ang Panginoon. Katulad po ng mga Israelita. Ano po nangyari sa istorya? Ipinaalala ng Diyos kung paano po nag-provide ang Panginoon. No? God reminded them the provision that God has given to them. Hello? Di ba? Pinaalala? Nung nasa ilang kayo, umuulan ng tinapay, ang gagawin mo lang sa salok. At kapag kumuha ka ng konti, pag kinain yung pamilya, busog pa rin kayo. Pag kumuha ka naman ng sobra, yung sobra matitira ninyo, mapapanish yun, pero busog pa rin kayo. For sure, yung provision ng Panginoon, hindi nagkulang sa bawat isa po sa atin. Amen? At kasi lang po sila, wala po silang bahay. Nasa disyerto po sila, may mga alakdan, ano ba yung mga sinabi ron? May mga ahas. Name it, kung ano po yung mga nakikita natin sa disyerto, yun po yung nasa kasalubong po nila. Pero nakita po natin, not only the provision of the Lord, but also the protection of God. Amen? Amen? Amen. Pinagpala ho tayo ng Diyos. Sino po ito naniniwala na pinagpala ka ng Diyos? Amen. Kasi kung hindi ka pinagpala ng Diyos, dapat patay ka na ngayon. Amen? Dapat wala na ho tayo nakakain ngayon. Pero sa kabila ng pandemya, parang mas marami ka pang nakain ngayon. Hello? Mas nalabangan ngayon. Dati wala kang naipon, ngayon ang dami mo naipong pera. Tad, balik. Yorme. Baliktad. Di ba? Nakita po natin yung provision ng Panginoon, yung protection ng Panginoon.
na grabe, sa totoo lang, airborne na po yung ano, yung COVID-19. Pero salamat sa Lord. Minsan nga, sabi sa inyo, wala kang mask. Pero wala ka pa rin virus. Yan po yung biyaya ng Diyos sa atin. Palakpakan naman si Lord. Pwede ko po ah, for 40 years. Apat na pong taon. Sino po rito 40 years old na po? Malapit sa 40. 45. Ano kayo maya? Wala akong Kristiyanong tumatanda. Amen? Diba? Kasi edad po ni Ate Julie. Almost 40. Kung nasa ilang po sila. Pero never nagkulang po ang Diyos. There's a pillar of clouds and pillar of fires sa gabi. Meron pong mana, may pugo pa. Hindi ko po. Yung damit po nila, hindi nalalagas. Wala pa pong night nun. Wala pa pong mosimo. Wala pa pong musjir ba yung Southeast Asia? No? At yung kanilang ano po, yung panyapak, bakya. Simula noong unang taon hanggang sa 40 years, yung bakya po nila hindi nasira. Palakpakan po natin ang Lord. Grabe! Tapos pag suot ko pala ng chinela, sira kagad eh. Doon 40 years, lakad sila ng lakad, wala pong car, walang motor, walang airplane, puro lakad lang po, sakay sa kabayo, kamelyo, etc. No? Pero hindi po nasira yung kanilang damit, hindi po nasira yung kanilang sandalias. Grabe! Mas matibay pa sa original. For 40 years. Meron ba kayong mga damit no, sa sapatos? Hanggang ngayon buhay pa rin. Ako meron po ako isang damit hanggang ngayon buhay pa rin. Kaya naalala ko, ganun yung hindi po yung kulay pula. So, tingin ko nga sa ano, sa Linggo, yung kulay pula. Siguro mga ano na po yun. 13 years. Buhay pa rin yung damit. Kasya pa rin sa akin. No? Kasi dati, sobrang luwang sa akin. Ngayon, sik-sik. Ibig sabihin, lumaki na si Pastor. Hindi na ako mukhang natukhang. No? Amen po. Protection ng Panginoon sa atin. Minsan pinapabayaan po natin yung sarili natin. Pero ano pa rin yung protection ng Lord? Amen? Huwag natin kalimutan po yun. Kasi mas tinatandaan po natin yung ano. Yung mas maraming aksidente na napahama ka. Yung isa yung protection ng Diyos. Ilang beses ka na bang muntik mamatay? Dahil sa sakuna. Dahil sa sakit. Dahil sa aksidente. Dahil sa mga natural disaster. Ang daming beses ako. Ilang beses ako kung ikaw malunod. Praise God, buhay pa po ako. Mukha lang po ako nalunod ngayon. Kasi parang lumalawoy dyan. Tumataba yung lapit. Amen? At pero mga istorya na bata pa lang sila. Katulad si Cyril, yung aking dininisipo dati. 2 years old pa lang siya. Eh, Ren, pasok ka rito. 2 years old pa rin siya. Nalunod po siya. And how many minutes talagang bumagsak daw siya sa ano? Sa ilog o sa daga. Pero, sa awa ng Diyos, kaya nag-save sa kanya. Ilan na siya ang tawag doon? RBR. Oo, yun. BTR? CPR. BTS? Opa. No? And then, nabuhay ko yung bata. Ngayon po, isa na po employee ang tatrabaho po sa isang bangko. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya, sa mga pinagpala ng Diyos, huwag po natin kalimutan ng Panginoon. Amen? Sa mga iningatan ng Diyos, maraming beses na po si Kuya na aksidente. Pero buhay pa rin hanggang ngayon. Palakpakan po natin ang Lord. Ngayon po, at hindi nakakalimot sa Panginoon. And, tuloy lang muna natin. And, don't forget to humble down before God. Huwag po natin kalimutan magpakumbaba sa harapan ng Diyos araw-araw. Tandaan niyo po, kung ano po ang meron po tayo, galing po lahat sa Diyos. Kasi dito, nagmamayabag na po yung mga Israelita. Dahil lumaman ako, dahil sa talino, discarded at galing ko. Hindi na tayo sa Diyos. Nagiging ano na, glotomy. Ano yung glotomy? Glory to me. Diba? Papuri sa'yo, hindi na sa Diyos. Diba? Sabi nga,
Papuri sa Diyos. Diba? Nanonood. Akin ang kalahati. Iba naman, akin po lahat. Bakit? Nangyabang na. Nakapagtapos lang. Nakalimutan na yung magulang. Hello? Nakapagtrabaho lang. Nakalimutan na yung church. Hello? Nakapagjowa lang. Kinalimutan na ng fellowship. Yumaman lang. Parang lumulutang na. No? Kasi nga, diba, pagka nakatapa ka sa lupa, you are humble. Tapos pag kinanong ka, oh, kamusta na, friend? Sino ka? Wow. Yun ka, may isyo bigla. And that's the reality. Kapag tayo po ay ma-assent sa pinagpapala, nakakalimutan ng Diyos. Sinasabi pa nga ng iba, Pastor, pag ako nagkatrabaho, hindi ako atin tuloy, hindi ko kakalimutan mag-church. Nung nagkatrabaho na, wala na sa church. Namiss na. Pastor, pag pinagpala ko ng Diyos, pag nabenta ko itong, inabenta ko, may 1 million to, yung 10% ibibigay ko sa church, inabenta. Diba? Wala. Kaya ito, 100,000. Ginawag ka, bakit kay Pastor? May project pa naman sila, pag takto, 100,000, hindi ko bibigay. Diba? Napako yung pangako. Nanghihinayang. Nakalimutan. Ang Diyos. Ang dami natin pangako sa Panginoon. Pero, huwag mo tayo makalimut sa Diyos. Ngayon pa lang, sinasabi ko yung mga estudyante, pag magaganda na yung buhay ninyo, huwag niyong kalimutan ang Diyos. Huwag niyong kalimutan ang magulang ninyo na ibalik yung kanilang pagod na sakripisyo sa inyo. Huwag niyong kalimutan din ang pastor ninyo. Yan? Siguro nga ni Joyce, huwag niyong kalimutan si Pastor Art. Siya yung ating tatay sa LOJ. Dinadialysis po siya 3 times a week. And we don't know kung kailan siya kukunin ni Lord. Hanggat may oras pa, hanggat maaga pa, puntahan natin si Pastor. Pwede ba? Napanalangin po natin siya hanggang ngayon. And tuloy lang po natin. Umiiyak na po kayo. Ako rin na, umiiyak na. Hindi ko alam sa gutom, sa mga problema. Magpakumbaba ho tayo. Ang lagi po nating sasabihin, Lord, yung karunungan ko galing sa iyo. Sabi nga, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Or yung lakas ko galing sa iyo. Kung bakit ako nakapag-drive, nakapag-trabaho, dahil sa iyo. Lord, kung ano po yung meron akong resources galing po sa inyo, hindi ko pagdadabot ko ito. And yun yung palagi kong sinasabi sa Panginoon. Lord, kung ano yung meron ako, kahit yung buhay ko na ito, utang na loob ko sa ito. Kahit pandemya, tutuloy natin ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen? Mga leaders, patuloy lang tayo maglilingkod sa Diyos. Mga members, sa mga nanonood sa online, patuloy lang po kayong kumapit sa Lord. Maniwala po tayo, ang Diyos, ang patuloy po natin itaas sa ating mga buhay. Amen po. Huwag natin kalimutan ang Panginoon. Kasi pag kinalimutan mo ang Diyos, yun na yung sign na nagmamalaking ka na sa Panginoon. Amen? Sinasabi mo, Lord, I don't need you. I'm super rich. But one of these days, if you do that, like in the Bible, sabi ng mayaman, nasa akin ang lahat, papakasal ako, papakasaya ako, iinom ako, mag-ipon ako ng mga kayamanan. Sabi ng Diyos, hangal, ngayon ding araw na ito, kukunin na kita. Bye-bye, mga kayamanan. Wala ko tayo may pagmamalak sa Diyos. Amen? Patuloy lang po tayo magpakumbaba.
at magpasalamat sa Panginoon. Itong lahat ng ito ay gaya ng Diyos sa atin. Palakpakan po natin si Lord. Yan. Don't forget that God freed us. Pinalaya tayo ng Panginoon. Amen? Saan mo tayo pinalaya? Number one, from God freed us from our sins. Pinalaya ho tayo doon sa ating pong kasalanan. Na dati, paulit-ulit tayong gumagawa ng kasalanan, walang conviction. But now, minsan ka na lang nagkakasala. Pero yung minsan na yon, ang lakas ng kabog ng dibdib mo at sinasabi ng Banal na Espiritu, tama na, itigil mo na, ihinto mo na, mapapahama ka, stop na yan. Amen? Sino po naranasan yung ganun? Taas po ang kamay. Amen. Amen? Dati walang conviction eh. Kahit ilang babae, okay lang. Hindi ako mahuhuli. Kahit ilang alak, kahit isang taong red horse, iinumin ko yan. Oh, wala akong pakailang. Kasi na wala tayong Diyos sa buhay natin. Pero nagkaroon na tayo ng Diyos sa buhay natin. Kahit isang patak ng beer, ng alak, ayaw mo nang tikman dahil binago ka na ng Diyos. Pinalaya ka na ng Panginoon sa addiction. Palakpakan mo natin ng Panginoon. Sabi nga, God freed us from the penalty of sin. No, doon sa hell. Ito po yung kabayaran ng kasalanan po natin, kamatayan sa impyerno. Ngunit dahil sa kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, hindi ka na mapupunta sa impyerno, kundi ikaw ay mapupunta na sa paraiso, doon po sa langit na bayan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tanong, sino ang gustong mauna? Wala. Wala, di ba? Gusto natin, tsaka lang, Pastor. Sige po. Next, God freed us from the power of sins. Tayo po ay pinalaya doon sa kapangyarihan ng kasalanan. Dati nga, alipin naman tayo, pero ngayon, hindi na tayo sin control, kundi tayo po ay Son and Spirit control. And the Holy Spirit is within us, na siya po yung great conviction ng Panginoon. Kapag nandiyan na itukso, talagang ang lakas ng presence ni Lord at sasabihin sa'yo ng Panginoon, go away in that person. Huwag mong jawain yun. Papahama ka dyan. Kakalakan ka lang yan. Iiwanan ka niya. Sumunod sa Panginoon, yun, naging maganda yung buhay. Yung iba, hindi sumunod, napahamak sila. And, sabi nga, wala na po yung kapangyarihan po ng kamatayan, hindi ang kamatayan, ng kasalanan po sa atin. Kaya dapat, sa araw-araw, makita po sa atin yung patuloy na pagbabago. Amen po. Sa isip, sa salita, at sa gawa. And then, God freed us from the presence of sins. No? Na isang araw po, hindi na po tayo magkakasala. Bakit? Dahil sa langit, wala pong makapasok po na kasalanan. Amen? Amen po. Amen. Dahil sa langit, wala ng beer. Sa langit, wala na po pornography. Sa langit, wala na po mga kasalanan. Wala nang chismis po roon. No? Kapag nandunod tayo o pinagchismisan, yung kabutihan at pag-ibig ng Diyos. Palakpakan po natin ng Lord. Kaya kung meron pong nagkikisimis sa'yo ngayon, no? Pinag-uusapan ka. Sikat ka. Sikat ka. No? Hindi dahil pasaway ka, kundi dahil iluusig ka dahil sa pagsunod sa Panginoon. And that's good persecution. Amen? Kaya mo sila, paubaya lang, paubaya. And si Lord ay bahala sa kanila. And then, sabi nga, God freed us from poverty. Amen po. Pinalaya na po tayo saan? Sa kahirapan. Andayan niyo po ito. Hindi ka na mahirap. Pastor, wala na nga kami makain. Diba? Pastor, alam mo na may sitwasyon namin hanggang ngayon. Kung kami sa utang. Hanggang ngayon, talagang kinakapos po kami. Tapos sasabi mo sa akin, Pastor, pinalaya na ako doon sa kahirapan. Kasi ang mindset po natin, talagang meron tinatawag na poverty mentality. Dahil mahirap ka, ang isip mo, habang buhay kang mahirap. Pero ang dahil mo, ang sukatan ng pagiging mahirap, wala po sa amount na pera na meron ka. Amen? Wala po sa gara ng sasakyan o mga bagay na meron ka.
wala sa maraming kaibigan na palagi nandiyan para sa iyo, kundi ang totoong bless at pinagpala ng Panginoon ay kontento na meron siyang Diyos sa kanyang puso. And that is enough. And that is more than enough. Pastor, ganun ba? Meron akong regrets sa buhay ko. It means, hindi na ba ako magtatrabaho? It means, hindi na ba ako magsisikap sa buhay ko? No? Sinabi yung ganun. Ang sinasabi po natin, kahit na mahirap ka ngayon, dahil sumusunod ka sa Panginoon, sabi ng Bible, walang anak ng Diyos na mamumulubi at mamalimos, at walang anak ng Diyos na mamamatay sa budol. Palakpakan po natin. Amen? No? Tuloy po natin, hindi tayo mahirap. We are so blessed. No? Tayo po yung pinagpala ng Diyos. Isang araw po, yung mga material na bagay, yung pera, pagkakaroon ng Panginoon yan, tinitingnan ng Lord yung katapatan ng puso po natin. Amen? Tuloy, God freed us from sickness. Inalaya tayo sa sakit at karamdaman. Hanggang ngayon, sakit pa rin ang paa ko eh. Hanggang ngayon, parang hinihig na lang. Hanggang ngayon, nararamdaman ko, nahihilo ko, may diabetes pa rin ako. Pero paniwalaan mo, ang Diyos ay naghihimala. Amen? Katulad po sa istorya, 12 years inaagasan ng Diyos, the bleeding woman. After 12 years, she got healed. Naniniwala ako, yung puso, kung meron kang problema sa puso, meron kang problema sa brain, meron kang cancer, meron kang diabetes, mataas yung blood pressure mo, no? Talagang meron pang pinagdadaanan maging sa tenga, parang medyo bigay yung sa, no? Meron po sa atin, ang hirap huminga dahil merong hika. Meron po sa atin talagang hindi makalakad, hindi makakita. Pero right now, hinideklara ko sa lahat ng may sakit at karamdam, at sinabi ng Panginoon, lahat ng sakit at karamdaman, kahit mga dinadialisis, yung tatay ni Jayon, si Brother Eduardo Francis, si Listy Cruz, si Pastor Art, tayo pong bigyan ng isang kidney na bago galing sa Panginoon. Palakpakan pa natin, Lord. Kaya kung sinasabi ni Pastor Art, Pastor Art, pinagaling ka na ng Panginoon. Dinadialisis pa rin naman. Handa niyo po ito. We must live by faith and not by sight. Kung ano may naramdaman mo ngayon, parang sinasabi mo, may sakit at karamdaman ako, huwag mong tanggapin yan. Tanggapin mo na pinagaling ka na ng Panginoon 2,000 years ago. Jesus died on the cross for your healing. Palakpakan po natin ng Lord. God freed us from any curses. Ano mang sumpa, ang kaaway o sumpa ng ibang tao sa iyo, hindi natatalabyan. No? Lahat ng sumpa na yan ay ibinaon na ng Panginoon doon sa lupa. At ikaw ay wala na po sa sumpa kundi ikaw ay nasa biyahe. Amen? Wala na sa sumpa kundi ikaw ay nasa anak, nasa kaya ng Diyos. Yan. God freed us from unforgiveness. Hanggang ngayon po, ang Diyos ay inuusap. Nasabi sa atin ng Panginoon, pinalaya ka na doon sa spirit of unforgiveness na meron ka. Hindi mananatili na dapat meron kang resentment, anger sa puso mo. At kung ano man ang nagawa ng kapwa ko, dapat patawarin po natin. Amen. Amen ba? Amen. Okay. Tuloy na ko natin. God freed us from shame, guilt, and condemnation. Inalaya na tayo ng Diyos na tayo po ay hindi na makasalanan, tayo po ay hindi na pupunta sa impyerno, tayo po ay hindi na po, no? Hindi na po tayo mahiya. Hindi ibig sabihin ito na, kaso hindi na po mahiya na gumawa ng kasalanan. Kapag nakagawa ng kasalanan, huwag mo isipin na kinokondem ka ng Panginoon. Okay? Sabi ng Bible, there is no condemnation in Christ Jesus. Pangalawa, huwag mo nang condemn yung sarili mo. Okay? Huwag mo nang condemn.
Ayoko na maging leader, makasalanan ako. Tamad ako. Ayoko na mag-attend dahil ang dami kong kapalpakan eh. Dahil ko na kayang absent. Mas maraming absent ko kaysa sa present. Sino po sa atin mas maraming absent kaysa sa present? Huwag yun po itas ang kamay. Sa online nga lang, alam na natin sino ang absent kaysa sa present. Diba? Kasi yun parang makakundim ako. Si Pastor, pinakundim ako. No. Pag nakagawa ko tayo ng kasalanan, lapit lang sa Diyos. Kasi ang tendency, pagtapag ng kasalanan na ginagawa. Diba? Kaya yung sigal, nahiya po ako, Lord. Eh. Ayoko na kong mag-pray. Ayoko na magsimba. Nagmumunwok eh. Ayoko na, Lord. Nahiya na ako, Panginoon. Hindi na ako karapat dapat. Pero, tandaan niyo po ito. Habang inaataka ng kasalanan, pabalik sa Kanya, mas lalo sa tumakbo sa ating Panginoon. Katulad ng prodigal son, tumakbo siya tuon sa Ama. At tinalikuran, tinakbuhan yung lugar ng kasalanan. At patuloy po na humingi ng biyaya ng Panginoon. Amen? Don't condemn yourself. You're special. You're forgiven. Malapit na po yung mahal na araw. Don't forget the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Nang sa ganun, hindi po natin maisip that we are condemned by the sins. Tandaan niyo po ito, we are forgiven by the Lord Jesus Christ. Amen? Pinatawad na po tayo ng Panginoon. Wala po magsasabi sa akin na pastor, hindi. Hindi ako pinatawad ng Panginoon. Kung alam mo lang, pastor, yung kasalanan ko, alam. Papunta na po ako sa impyerno. Di ba tinanggap mo ng Lord? Ba't ka pupunta ako sa impyerno? May problema sa puso. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, dapat wala na yung condemned spirit sa puso. Don't condemn yourself. No? Move forward. No? Punta ka sa Panginoon at sabi mo sa Panginoon, Lord, give me more grace. Give me more love. Give me more mercy, Panginoon. At patuloy mo akong gamitin for your kingdom cause and for your glory alone, Lord. Alam ko po, hindi ako karapat-dapat. Pero salamat, Panginoon, sa biyaya mo. I am not worthy, but praise be to God. Dahil po sa iyo, ako po ay karapat-dapat na maglingkod sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, don't forget to trust God no matter what. Pagtiwalaan po natin ang Diyos. Pagtiwalaan po natin ang Panginoon. Sino po sa atin hanggang ngayon, no? Parang mga Israelita. Pinakita na ang lahat. Tapos, ang dahil pa nating reklamo sa puso po natin. Ibinigay na ng Panginoon lahat. Sabi niya, ako ang bahala. Pinatawad ko yung nakaraan mo. Ako ang bahala. Sa hinaharap at yung kinabukasan, solve na ito. Amen? Because God is the Alpha and the Omega. Ang Diyos ay sa nakaraan, ang Diyos ay nasa kasalukuyan, ang Diyos ay nasa kinabukasan. And take note, ang kinabukasan po natin ay napakaganda. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. And plans to give you hope and a good future. Napakaganda po ng kinabukasan po natin sa Panginoon. Ang tanong, pinagkakatiwalaan po ba natin ng Diyos sa Kanyang plano sa atin? Amen? God has a purpose in everything. My question is, yung pinagdadaan nating pandemya ngayon, bumabalik na naman po, no? Pwede pong bumalik yung lockdown. And sabi ko nga sa mga nagtatrabaho, what if lang po, magsara uli yung church, magsara uli yung mga establishment, magsara, mawalan ka ng trabaho, mawalan ka ng hanap buhay, patuloy ka ba magtitiwala sa Panginoon? O hindi na? Lord, second time na po ito. Lord, baka mamaya wala nang ayuda, wala nang pera yung gobyerno po namin.
Pero tandaan nyo, hindi na kasalalay sa gobyerno, hindi na kasalalay sa trabaho na meron ka, hindi sa nakasalalay sa ari-arian na meron ka, nakasalalay sa kapangyarihan at pagpapala ng Diyos na ibubusya sa bawat sa puso natin. Kahit meron pang pinakamatinding virus na darating po sa buhay po natin, tandaan po natin, hindi tayo kakalimutan at pababayaan ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, pumalakpak. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay? It's a sign of surrender and humility. That without God, we are nothing. Lord, nandito po ang inyong mga anak na patuloy po na nagsusumamo sa inyong harapan. Patuloy po kami nagpapakumbaba. Alam po namin, Panginoon, yung mensahe na binigay mo po sa akin ay para sa lahat. Sometimes, Lord, in a simple thing, in simple way, Lord God, we forget you, Lord. And we're very sorry, Panginoon. Minsan, yung aming focus ay nasa iba na, wala na sa iyo. Yung aming pong plano, Panginoon, ay pansarili, hindi na plano po, Diyos. Minsan, nakakalimutan po namin, Panginoon, na meron po kaming responsibility as a Christian na dapat po namin gawin. But sometimes, we are selfish, Lord, that we pursue, Lord God, our dreams, our achievements, Panginoon, our plans in our lives. Nang sa ganun, Panginoon, hindi po namin nagagawa yung aming pong great purpose na dapat po namin gawin as your sons and daughters, Lord. And today, Lord God, thank you so much that you reminded us again and again and again, Panginoon, na hindi ka namin dapat kalimutan kapag kami, Panginoon, ay pinagpala mo na, patuloy lamang po kaming magpapasalamat sa iyo. At ikaw pa rin po ang uunahin sa aming po mga buhay. Lord, I pray sa mga ka-church faith po namin, ng mga kabataan, ng mga kananayan at katatayan. Lord, I pray kung sila man ay dating dumadalo sa church po na ito at nakalimot na, Panginoon, ang panalangin ko muli mapanumbalik po yung kanilang eagerness and passion. Lord God, na sila po ay dumalo, sila po ay magpagamit sa iyo, sila po ay sumamba, sila po ay maglingkod sa iyo, Panginoon. And I pray, Lord, sa lahat po, maging ang aming po mga pinagdadaanan, ngayon pa lamang, Lord, touch the hearts of your people and let your comfort, let your peace, let your joy, and let the rest of our soul, Panginoon, in our minds, Panginoon, in our emotion, Lord, patatagin mo po ito, palakasin mo po ito. Lord, meron po sa amin, Panginoon, baka talagang nasa depression na po at gusto nang bumigay. Ang panalangin po namin, patatagin mo ang kanyang puso na lalo po siyang tumatag, lumaas, Panginoon, tumakas ang kanyang pananampalataya at patuloy po na magtiwala sa iyo na meron kang gagawin himala, kamangha-manghang bagay at pagpapala sa kanyang buhay, maging sa kanyang pamilya. At ngayon pa lamang, Panginoon, we will continue declare lahat po, Panginoon, ang kakapwasan. Ikaw po ang magbibigay ng kasaganaan sa bawat isa sa pangalan na Jesus. Lord, panalangin ko, Panginoon, kung sino man po sa amin ang merong sakit at karamdaman, I continue declare, pinagaling mo na si Pastor Art, pinagaling mo na si Listy Cruz, pinagaling mo na si Brother Eduardo Cruz, pinagaling mo na, Panginoon, si Jomar, pinagaling mo na, Panginoon, Lord, yung may mga sakit at karamdaman sa bawat isang narito, maging sa aming pamilya, Panginoon, si Marvin Armada, pinagaling mo na po siya, Panginoon. Lord, maraming salamat kay Sobing, pinagaling mo na po siya, O Diyos. Lord, maraming salamat po sa lahat po, maging ang aking nanay, pinagaling mo na po siya, Panginoon. Maging, Lord, sa asawa po, ni Abby Juliet, Panginoon, kay Kuya Eliasar, Lord, yung diabetes, winasak mo na ito sa kanyang katawan, sa pangalan ng Jesus. Lord, maraming salamat po. Patuloy mo pagalingin lahat na mga taong naririto po sa service road at mga nanonood na ikaw po ang great healer po namin at wala na pong iba. Continue, Lord, protect us from the virus, Lord, and the blood of Jesus and the Holy Spirit. We continue, cover up, Lord, sa virus po na ito. At patuloy po, Panginoon, na kami po ay magiging disiplinado sa paglabas po namin sa aming pong mga tahanan. Lord, I pray, kung meron po sa amin, Panginoon, nagnanais po na magnegosyo,
nawa magkaroon po siya ng magandang negosyo. Lord, kung meron po sa amin, gusto na pong huminto sa negosyo. At gusto na po, Panginoon, magtrabaho. Bigyan mo siya ng trabaho, Panginoon. At Lord, kung meron man po sa amin, Panginoong Diyos, na willing to serve, that willing to sacrifice himself or herself sa paglalingkuran, Panginoon, sa iyo, na gamitin ang church po na ito, so be it, Panginoon, at patuloy na makasama po namin, Lord, sa paglilingkuran para po sa iyong kaharian. Thank you so much. Let the love of Jesus comfort us today, Panginoon. Lord, as we worship and bless you, Lord, gusto po namin ibalik lahat ng pasasalamat po namin. Lord, salamat po. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako. And I declare, Panginoon, at kung bawat isang narinito na iyong mga anak, ikaw po ang siyang magbibigay po sa amin ng laging katagumpayan sa aming pong gagawin sa araw-araw. At sa isang linggo, Lord, hayaan naman po namin ang iyong presensya ay aming pong maranasan ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen. 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 Magandang tanghali po sa inyo lahat. Patay po kawayan. Thank you so much for attending in our church and is online po. Thank you so much. Ma'am, maraming salamat po. Kaya nawa, palayin na lang asama po sa church. Thank you so much po. Pakishare na lang po at ating natutunan. Pati yung ating pong video. Thank you so much for watching sa ating pong mga kapamilya. God bless you all. Mabuhay po kayo. At patuloy po na si Jesus ay maghari sa ating pong mga puso. Let's shout Jesus Christ second time. Leaders, 1, 2, 3, go! Jesus reigns! 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 Thank you so much! To God be the glory! God bless you all! Hello. Salamat po sa panonood. God bless you all. Kindly share this live video. Jesus reigns.